Ay sorry, hindi nga pala siya sekreto kasi sabihin ko rin naman. Hello mga ka-Jenners, welcome sa aking YouTube channel. Kung kapadaan at bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo akong kalimutang i-subscribe, i-like at i-tap ang notification bell para ma-update kayo sa mga vlogs and videos ko. Abangan nyo rin mga live streams ko dito sa channel ko kasi nangyayasda kami kasama ang mga avid ka-Jenners natin at magbibigay ako ng mga pa-premyo kahit konti lang, at least meron din. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at sa mga hindi, okay lang din naman pero sana naman suportahan nyo ako. Maraming salamat nga pala sa lahat ng mga ka-joiners, sa inyo mga ka-joiners, dahil naabot na natin ang 1,000 subscribers. At dahil dyan, once na ma-meet ko ang lahat ng requirements ni lolo nyo, ay magpapag-giveaway ako sa mga avid ka-joiners natin. Magre-request ngayong iba ng filming materials daw. Tingnan natin mga ka-joiners, hindi naman ako may damot. Kung papala rin, ay mamimigay at mamimili ako sa mga ka-joiners natin. Kaya abangan at tune in kayo sa aking susunod na mga videos. Ngayon mga ka-joiners, dahil naabot na natin ang 1,000 subscribers ni Lolo YouTube, gusto ko rin i-share sa inyo ang sekreto. Ay sorry, hindi nga pala siya sekreto kasi ibigay ako sa inyo ng tips at saka advice ulit kung paano maabot ng mas madali ang 1,000 subscribers. Kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube, malaking tulong ito sa iyo ka-joiner. Tip number 1, be friendly. Hindi ka aangat kung paiiralin mo ang pagiging ma-attitude mo. Isa sa mga kailangan nating i-possess sa ating mga sarili mga ka-joiners, since nagba-vlog tayo at hindi natin personally kakilala at nakakasalamuha ng personal ang ating mga audience, kailangan hindi tayo ma-attitude, make friends with them, kasi at the end of the day, sila ang makakasama mo sa buong buhay mo dito sa YouTube. Tip number 2, make best and great content. Hindi lang dapat sa okay na to, good, o bahala na ang video content ninyo. Kailangan make the best vlog you can be. Sorry, hindi ko alam. Basta make the best vlog kung pwede, yung catchy at hindi sila mabuboard sa video ninyo. Basta kung nagsisimula ka pa lang, huwag kang magba-vlog ng personal life mo unless may sense of humor ka. At kung wala naman, dapat may itsura ka. Hindi naman ako nagbabawal, nagbibigay lang ako ng tips and advice, especially kung nagsisimula pa lang tayo at isa tayo sa mga small YouTubers na gustong mag-vlog. Wala namang problema kung mag-vlog ka ng mga personal life mo o yung mga daily routine mo. Pero dapat, tandaan, tip number 3, edit video like a pro. Ibig sabihin, gandahan mo lang ang pag-edit ng video mo. Lagyan mo ng background music or background sound effect. Lagyan mo rin ng magandang background music, yung catchy at hindi copyrighted. Mag-download ka lang ng mga music background na non-copyrighted. Actually, marami naman dito sa YouTube. Naghihintay lang sa inyo na i-download ninyo. Tip number 4, post it to your other social media accounts. Aside sa YouTube, mga ka-joiners, i-share mo rin ang mga videos and vlogs mo, especially sa Facebook, kasi mas maraming audience doon at madali nilang makita ang link mo. I-share mo rin sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, kasi sila yung unang susuporta sa inyo para ma-share din nila at ma-subscribe ka nila. The more shares, the more chances of winning. And tip number 5, don't rush. Ibig sabihin yan, huwag kang magmadali ka-joiners. Kasi sabi nga nila, patience is a virtue. Ako nga nag-start ako ng YouTube ko last 2018 pa. Pero pahinto-hinto kasi busy masyado sa trabaho at hindi ko alam ang patakaran dati sa YouTube. Nagpo-post, nagbibideo lang ako, nagpo-vlog para ma-post lang for entertainment purposes at para meron din ako mga memories just in case na gusto kong balikan yung mga nangyari sa akin the previous years. Kaya gawa ka lang ng maraming videos, post ka once or twice a week kung pwede, edit mo ng maayos. Isa yan sa pinaka-importante na dapat mong gawin, at gawin mong jolly yung video mo. Sabi ko nga, i-download mo yung mga non-copyrighted music na makakainggan nyo sa mga viewers ninyo. At huwag kang aasa sa good luck. Ibig sabihin yan, pagsikapan mong mabuti, dahil ang nagsusumikap
umaangat sa buhay nang hindi nakakatapak ng iba. Isa yan sa sikreto talaga na dapat nating isabuhay at isarili. Sana marami kayong mga natutuhan sa aking mga video ngayon. Maraming salamat mga ka-joiners. Tabayanan nyo lahat ng mga videos ko. And congratulations ulit dahil nakaabot tayo ng 1,000 subscribers. Yes! Bye!